Hello, hello, what's up mga Lodi Cakes? Kamusta kayong lahat? And for today's video, gagawa tayo ng isang pull apart cupcakes. And ang number niya ay number 5. At ang team niya ay sunflower. Napakadali lang nito mga Lodi Cakes. Tuturo ko sa inyo yung basic piping ng ating sunflower. Then, i-pour muna natin. Ito nga palang cupcakes ko ay 3 ounces and chiffon base din po siya. Yan. Kung mapapansin nyo, wala akong masyadong order ngayon kasi nagle-lesson talaga ako ng taking orders dahil nga ginagawa yung aking working area. Pero hindi ko naman pwedeng tanggihan to dahil regular client ko and then monthly siya nag-order para sa kanyang baby, para sa milestone ng kanyang baby. And then yan, lagyan na natin yung icing natin ng color yellow. Nakita nyo naman kung anong ginamit ko, yung Piotrako. And then, yung icing, yung bold icing na ginamit ko ay leftover ko pa yan nung nakaraang araw. Hanggang 7 days naman yan, pwede. And yung iba nga tumatagal pa ng 2 weeks kapag maganda yung pagkaagawa. Saka maganda naman yung ating pag-store sa ref or sa chiller. Pwede siya, matagal naman ang buhay niya. At importante din na tikman muna natin, syempre, bago natin gamitin. Kita niya naman, winip ko lang siya. And then, stable na ulit siya, di ba? Then, yan lang yung ating basic piping ng sunflower. Gumamit lang ako dyan ng leaf na piping tip. Yung ginagamit natin sa dahon, magkakaibang size po yan, kahit ano namang size. Huwag lang yung masyadong malaki kasi pang cupcakes nga lang to. Yan, kahit hindi naman siya masyadong pantay-pantay, basta ma-form lang natin siya na parang mga dahon. And then mamaya lagyan natin ng brown yung kanyang center. Ganyan lang, napakadali lang yan. Very, very easy lang siyang gawin. And maganda tignan. Dahil nga syempre maraming may mahilig sa sunflower. Marami na rin ako nagawang sunflower team kasi noong mga time na yun, hindi pa ako nagbablog, hindi pa ako gumagawa ng video para sa ating mga tutorial. Yan. And then, kung mapanood nyo to at gagawin nyo yung method na ito, comment down below nyo lang yung gawa nyo para makita naman natin kung sino yung mga nanood at kumuha ng technique sa ating basic piping ng sunflower. And then kung mapansin yung mga Lodi Cakes, sobra yung icing natin ng kinulayan natin na yellow. Okay lang yan. Kasi di ba yung gitna niyan, meron yan brown. Ang brown naman ay may base ng yellow, kaya pwede natin siyang kulayan ng brown. Hindi naman siya masasayang. Then yan, nasa pinakalas na tayo ng ating sunflower cupcakes. Then yung sinasabi ko sa inyo kanina, lagyan na natin siya ng brown. Tapos kung gusto niyo pa mas brown, lagyan niyo ng black and then konting red. Basta konting-konting red lang para hindi siya mag orange naman ang dating. Pero ako kasi ginawa ko dyan, brown and black na lang ang inad ko. Piotrako and Chef Master yung ginagamit ko dyan. And then yung mga Lodi Cakes, wala akong masyadong tanggap ng cakes ngayon dahil nga ginagawa yung working area ko. Pero kahapon ay may nagbook, may pumunta po dito. Nagbook siya ng 3-tier na fondant. Hindi pa namin napapinalize yung theme niya, pero ang idea nila ay, at ang gusto nila ay yung parang mga alak tapos may babae sa ibabaw o kaya sa gilid. Pero sa 25 na po yun, hindi ko inaasahan na magkakaroon ng orders ngayon na ganong kamahal. Worth 8,300 siya, kaya nakakatawa dahil nga magkakaroon tayo ng challenge dahil wala akong maayos na working area. Gagawa lang ako dun sa may kusina namin. Sana magawan ko ng paraan dahil nga 3-tier fondant yun. Medyo malawang na space ang kailangan.
malawang nagalawan. And then ito mga Lodi Cakes, yung sinabi ko sa inyo, yung mga nagtatanong kung paano raw ba idinidikit ko yung pull apart cupcakes sa ating board. And po nilalagyan ko po siya ng manipis na boiled icing sa ibaba, sa ilalim. Sorry, sa ilalim po. And then yung spread lang tayo. Didikit na po yan kasi nga yung boiled icing natin ay made of sugar kaya masyado siyang madikit. Pwede nyo naman gamitan nyo ng tape or double-sided tape. Yun ang dati kong ginagawa pero para sa akin mas maganda to. Dahil yung tape kasi may tendency masira yung liner. O kaya mahirapan sila magtanggal yung mga double-sided tape. Tapos ito mga Lodi Cakes, yung yan lang naman yung nag-iisang topper niya, yung printed topper niya. Nalito pa nga ako kung saan ko siya pwedeng ilagay ko sa cake mismo, pero napag-decide ko na lang din na sa board na lang, may space naman doon. And nilagyan ko lang din siya ng boiled icing para kumapit din siya sa ating cake board. Then yan, diretso box na. Yung mga pull apart cupcakes ko po ay dinidiretso box ko na para pwede siyang patungan kapag nasa rep na po, kaya sa chiller. Nilagyan ko lang din siya ng konting gold flakes or gold leaf. And kada isang cupcake, sinilagyan ko ng 6mm gold raggies. Napakadali lang po. And then box na natin. Lagyan natin ng logo. And yun lang po mga Lodi Cakes. Thank you for watching. God bless. Bye-bye. Ingat po palagi.